this time si Madam Dorian Tan ang ating kasama. Madam Dorian, bago ko magtanong sa iyo, I would like to congratulate you for the successful of the multi-sectoral summit na ginawa mo. Hindi po ako. This is for the industry at ito ay success ng industriya. Because people came, they are all interested, they are all makabayan. Thank you. Now, dito sa napag-usapan natin mga ilang problema, napakaganda ng mga binitawang salita at suporta ng ating Secretary Proce Alcala. Anong palagay mo na pakinabang ng industriya sa kanyang mga sinabi? Well, ang magiging pakinabang ng industriya sa kanyang sinabi, siya ay nakikiisa sa atin, sa ating mga athikain at sa ating complaint basically that the CP was given enormous incentives with the pioneer status without consultation. Mm-hmm. And I think we have Secretary Proce Alcala behind us because it is very obvious, even with the speech, that he was not consulted. Mm-hmm. And of course, without consultation, where is the interagency collaboration of the government? Mm-hmm. So, but nagkakaroon tayo ng konting, nagkakaroon tayo ng konting liwanag sa ating gustong mangyari. Pero dito sa pinag-uusapan nating CP, ito ay granted na yung sa 6 to 15 years sa pre-tax nung itong foreign, no? Yeah, I think it's 4 years and 6 years, both for aqua and poultry and livestock. Ang aqua, apektado na ho. Ang poultry, naapektuhan na po ngayon. Ang kasunod niyan, pag hindi natin mahihinto lahat yan, ay swine and all the crops, plantation, agricultural industry that are depending on us. And as we said, CP itself is not only a Thailand giant. Yeah. Siya ay global giant. Wala siyang pinuntahan na bayan na naiwang buhay ang farmers. So ayaw natin mangyari ang exact the same thing sa Philippines. And besides, bakit natin ilalagay ang food security sa kamay ng banyaga? Yeah, and at the same time, you came out with the resolution signed by the entire players of the agricultural sector. Sa tingin mo, madidinig to? At kung hindi, agad sakasakaling madinig ito. Do you think your group will go to the court to get an injunction or a temporary restraining order? Well, actually, that is the plan, ano? Pero tayo, nananalig naman tayo sa ating president. Because with the resolution, we did 2-language version. Isang English at Tagalog, pirmado ng lahat. The Office of the President will be furnished. The Department of Agriculture will be furnished. The Department of Finance will be furnished with DTI and BOI. And I think hindi naman siguro sila pipili ng banyaga against, over our Filipino farmers. Though we are very open to competition, to upgrading, to global. Eh, hindi pa nga kami tapos sa smuggling. Eto na, pinasok na, legal na. Pero so partner, believe ako sa inyo. Ha? Nang nagpunta tayo sa Cebu at nag-black arm ban tayo, dalawang ulo ang gumulong na natanggal sa Department of Agriculture. So, lumuwag ba kahit papano ang smuggling? Nabawasan ba after the Cebu event? Ang nag-improve, ano? To be very exact about the Cebu event, that was February. Narinig natin kanina from ASEC Dave Cadbagan na hindi na sila nagpapa-accredit ng bagong importers muna para malinis muna ang bahay. And we are very happy with the way ASEC Dave is balancing all the moves. We are happy with our career executives doing all this agri-job for us. And even with Commissioner Biason, ang kulang na lang niya sa atin ay yung IFM. What is that IFM? Sana yung inward foreign manifest ng mga dumarating. But I understand it can only be given to the government agencies. But once it can be furnished to DA, malaking bagay po sa ating pagsusulong against smuggling. Last 2 questions na Madam Dorian Tan. Ang grupong ito kanina ay kinapaloba ng napakaraming players, different nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Pag nagalit ba itong grupo mong to, tingin mo
mas mabigat na latigo, may pangil ba, at what can you say about this? Walang pangil pero may ngipin. Because you can see the attendance even from people from Mindanao, from everywhere, they came just for this affair. Ang sa atin naman, hindi naman tayo basta-basta nagagalit. We are just asking for a fair play, fair economic field. So, and sana huwag tayong isang tabi. At though we welcome foreign investment, eh sana huwag na sa agrikultura, because kung sa agriculture lang, kayang-kaya ng ating locals. So what you mean is that kung kayang kunin sa santong usapan, gagawin ninyo muna ito? Yes. And at the same time, bakit sinabing magsasakang Pilipino sa gipin, murang pagkain, panatiliin atin? Yung magsasakang Pilipino sa gipin ay dahil lahat kami ay nagsasuffer na because of the underdeclaration, the technical smuggling sa lahat ng sektor, from everything, from rice and everything. Ay yung murang pagkain na panatiliin sa sariling atin or producer natin is because, as I said earlier, why put the interest of the food security of the whole country in foreign hand? Giant yan. Mawawipe out kami. So, pagdating ng oras na kami ay nawala, hari-hari na sila rito. So, why should we Filipinos be slaves in our own country? Yun lang po ang tanong ko. At ang panawagan mo sa lahat ng players ng industriya para laging nakaakibat sa inyong ginagawa? Yes, ang panawagan ko, huwag tayo masiraan ng loob. We still have a very strong faith in the government. Makikinig sila as long as tayo ay nagkakaisa sa tamang daan at sa tuwid na daan. So, ang aking call sa everybody, please keep in touch and we will keep you all updated. Maraming salamat, Willie. Maraming salamat at sana this will not be the last and magkakaroon pa ng mga follow-up para sa kabutihan ng industriya. Yeah. As I said, this is a multi-sectoral thing spearheaded by the Swine Development Council and the National Federation and the ProPork. But this time, because of this, we're doing a multi-sector development council out of today. May bagong baby naman manganganak. So this will be it. Thank you. Sa pamumuno at magaling na pakikisama ni Madam Dorian Tan, nabuo ang usapin dito po sa multi-sectoral sa Club Pilipino. FYI, we'll be back after this commercial break. FYI!